Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi na bago sa atin ang mga katagang soulmate o mga taong itinakda para sa isang tao na makasama nito sa panghabang buhay. Pero gaano nga ba katotoo ang bagay na ito? Dapat ba tayong umasa sa dikta ng tadhana o kailangan ba tayong mismo ang gumawa ng paraan para mahanap ang inaasam nating forever? Ito ang kwentong matutunghayan natin ngayong araw mula sa sulat na pinadala ni Blessy. Sabay-sabay nating pakinggan ang isang kakaibang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Blessy, 53 years old at isa ko sa mga matagal nang sumusubaybay sa inyo at sa programa ninyo, Papa Dudut. Ilang beses na akong sumubok na magpadala ng sulat sa inyo pero hindi ako makapag-decide kung anong parte ba ng buhay ko ang dapat na ikwento ko sa inyo. Naisip ko na wala namang sigurong mawawala kung ibabahagi ko sa inyo ang buong love story ko mula sa simula hanggang sa dulo. Kaya pagpasensahan nyo na lamang po kung masyadong mahaba ang sulat na pinadala ko sa inyo. Sa araw-araw na pakikinig ko sa inyong programa, na-inspire ako na i-share din ang kwento ko kaya naisip ko na ibahagi na lamang ito ng buong buo. Tungkol po ito sa kwento naming mag-asawa. Gusto naming i-share sa inyo ang love story naming dalawa para sana magsilbing patunay ng pag-ibig ay isang napakagandang karanasan na dapat nating irespeto at pangatawanan. Bago ang lahat ay hayaan niyo muna akong magpakilala. Ako po ulit si Blessy, pangalawa sa apat na magkakapatid. Tubong La Union at dating naninirahan sa Tandansora noong dekada 90. Sisimulan ko ang kwento ko taong 1994. 24 years old lamang ako noon noong una kong nakilala ang lalaking hindi ko inaasahan na malaki pala ang magiging papel sa buhay ko. Siya po si Archie na nakilala ko sa isang bus terminal. Isang gabi ng Disyembre habang pauwi ako sa La Union para magbakasyon. Miss? Nakapila ka ba? Oo. Ako yung pinakahuli sa pila. Meron kang ganito? Ano yan? Stub number. Binigay lang din sa akin ito eh. Ang sabi, tatawagin daw yung number mo kapag ikaw na yung susunod na bibili ng ticket. Pero kanina pa ako naghihintay dito. Parang wala namang nagtatawag ng numero. Kailangan pa ba nyan? Matagal na akong bumabiyahe dito pero hindi naman sila nagbibigay ng stub ah. Ngayon lang ata to kasi maraming pasahero ngayon. Matagal na rin akong bumabiyahe rito. San ka nakakuha niyan? Dun sa guard. Heto, meron pa ako isa. Kunin mo na to. Ay, salamat. Napulot ko yan sa may waiting area, nakakalat. Naiwan siguro ng isang pasahero. Anong number mo ulit? 197. 208 'tong binigay mo sa akin. Matagal pa kaya? Anong number na ba? Yun nga rin ang problema ko eh. Hindi ko alam kung anong number na. Wala naman nagtatawag tapos makikita ko may pila naman pala. Di ko tuloy alam kung pipila ba ako o mag-aantay na tatawagin tong number ko. Mag-antay na lang tayo. O sige, halika. Dito na lang muna tayo sa gilid. Nandun yung gamit ko. Sige, tara. Ang problema ko ngayon, malapit na mag-alas 10 tapos ang haba pa rin ang pila. Wala pa akong ticket eh. 10 pa naman yung alis nung bus papuntang Abra. Sa Abra ka ba uuwi? Oo, ikaw ba? Sa La Union ako. Mabuti ka pa. Pwede kang sumakay kahit saan. Pwede kang sumakay sa bus papuntang Ilocos Norte o kaya Vigan. Kasi pa La Union din naman yung mga ruta ng biyahe na yon. Ako kasi Abra lang talaga eh. Bakit? Iba ba daan ang papunta sa Abra? Oo, may ibang daan kami. Ganun ba?
Eh di dapat makasakay ka na bago mag-alas 10. Kaya nga kinakabahan ako. Baka hindi ako umabot. Bukas na yung susunod na trip eh. Ayoko naman ng umuwi. Ayoko rin mag-antay dito sa terminal hanggang bukas kung sakali. Teka, saan ka ba nakatira dito? Sa Fairview ako, ikaw? Sa Tandang Sora. Ah, QC ka lang din pala. Matagal ka na ba rito? Magdadalawang taon pa lang. Nagtatrabaho ka o estudyante pa lang? Nagtatrabaho na ako. Ikaw, nagtatrabaho ka na rin ba? Oo, company nurse ako. Di halata ah, mukha kang estudyante. Akala ko nag-aaral ka pa. 25 na ako, hindi ba halata? Oo, ang bata mo tingnan. Ang unfair naman, mas matanda ka pa nga ng isang taon kaysa sa akin eh. Mukha ka rin namang teenager eh, yung height mo. Hoy, maliit lang ako tingnan kasi matangkad ka. Biro lang naman. Ay, alam mo, mag-abra ka na lang para pareho tayo ng sasakyang bus. Mahaba yung biyahe, wala akong makausap. Pwede rin naman, dadaan din naman yun sa La Union kahit mag-abra trip ako. Gaano ba katagal yung biyahe mo? Minsan inaabot ng 9 hours. Ah, matagal nga. Sa akin 6 na oras lang eh, 7 hours na yung pinakamatagal. Kapag traffic, no? Oo. Ilang taon ka na pala rito sa Maynila? Matagal ka na ba? Matagal na rin, mga 5 taon na siguro. Pagkatapos ko makagraduate, dito na ako agad naganap ng trabaho. Hirap ng buhay sa probinsya, no? Kaya dumarami ang tao rito sa Metro Manila kasi halos lahat dito na nagahanap ng trabaho. Kaya nga eh. Tinan mo na lang tong terminal, ang daming tao. Sigurado ako karamihan na nandito, uuwi ng probinsya. Oo, madami magbabakasyon kasi Pasko. Alam mo, yung pila sa may ticket booth parang hindi umuusad. Kanina ko pa tinitingnan eh. Kanina ko pa nga napapansin yan eh, kaya nilapitan kita. May nagbibigay ng numero tapos may pila naman. Nakakalito tuloy. Ah, magtanong na lang tayo dun sa guard. 9:45 na oh, baka mawalan ka na ng masasakyan yan. Sige, tara. Ayun yung guard na nakausap ko kanina. Nang mga oras na yon ay problemado rin ako kung makakaabot ba ako sa last trip ng bus. Pero naawa ko sa lagay ni Archie dahil iisang bus na lamang ang paalis, papunta ng Abra. Okay lang sa akin kahit saan papunta ang bus na sasakyan ko, Papa Dudot, dahil lahat ng ito ay dadaan naman sa La Union. Pero iba kasi ang ruta ng mga papunta sa Abra kaya tinulungan ko siya sa problema niya. Nakiusap ako sa isang guard na kung pwede bang isingit si Archie sa bus papunta ng Abra na noong oras na yon ay malapit ng umalis. Kinausap namin ang konduktor at pumayag naman ito. Total ay may 4 pang bakante para sana sa mga senior at PWD na hindi na mapupunan. Hindi na rin niya kailangan pumila, Papa Dudot, dahil paalis na yung bus at sa biyahe na lang daw siya bibigyan ng ticket. Sobrang laki ng pasasalamat sa akin ni Archie nung pinayagan siyang sumakay. Umirit naman si Archie sa konduktor kung pwede akong sumakay na rin para magkasabay kaming umuwi, pero hindi sila pumayag dahil priority daw nila ang mga pasahero papunta sa Abra. Doon na po naghiwalay ang landas naming dalawa, Papa Dudut. Mas naunang umalis si na Archie kesa sa akin. Pagkatapos ng 30 minutos ay sumunod din naman ako. Akala ko hindi na ulit kami magkikita ni Archie matapos kaming maghiwalay sa bus terminal. Pero pagkarating namin sa may bandang Pangasinan, ay nagtaka ako nung bigla na lamang tumigil ang bus namin sa gilid ng kalsada. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang nagdagsaan ang mga pasahero sa loob. Isa sa mga bagong sakay ay walang iba kundi si Archie. Uy, sa wakas nakita rin kita. Oh, ikaw ulit? Oo, ako nga. May nakaupo ba dyan sa tabi mo? Wala na. Kabababa niya lang kanina. Dito ka na umupo kung gusto mo. Pwede ba? Sige, dito ka na lang maupo. Salamat. Anong nangyari? Bakit nandito ka ulit? Tumirik yung sinasakyan naming bus. Hindi na yata nila maayos kaya pinalipat na lang yung mga pasahero sa mga kaparehong bus na galing Maynila. Kanina pa nga kami nag-aantay ng malilipatan eh. Akala ko nga nasa Ilocos na kayo ngayon eh, kasi mas nauna kayong umalis. Ang totoo niyan, kanina pa dapat ako nakalipat kasi may 3 ng bus na dumaan kanina. Ba't di ka sumakay doon? Hinahanap kita eh.
Sabi ko, pagdating ng pang-apat na bus tapos wala ka pa rin, sasakay na talaga ako. Sakto, dito ka pala nakasakay. Galing naman. Pero bakit mo naman ako hinahanap? Wala naman. Gusto lang kitang makasama sa biyahe para may kausap ako. Boring yung katabi ko kanina eh. Natulog lang. Mabuti na lang pala nahanap mo ko. Oo nga eh. Akala ko nga wala ka na nasakyan dun sa terminal. Kinausap ko ulit yung guard na nakausap natin kanina. Nagpatulong ako sa kanya. Pwede naman pala silang magpasakay eh. May pa-stab-stab pa silang nalalaman. Pero paano pala yan? Pa-Ilocos tong bus eh. Hindi naman to dadaan sa Abra. Ang sabi sa akin, baba raw ako sa terminal dun sa Ilocos. Tapos dun na raw ako magantay ng biyahe papuntang Abra. Magbabayad ka ulit? Hindi na raw. Ipapakita ko lang daw yung ticket ko. Akala ko pagbabayarin ka ulit eh. Mabuti na lang kung ganun. Kaso, parang wala rin pinagkaiba kasi mag-aantay ka rin naman pala. Oo nga eh. Pero okay na yun. Mabilis lang din naman yung biyahe galing Ilocos papuntang Abra. Ang mahalaga, may kakwentuhan ako sa biyahe ngayon. Ano palang gagawin mo sa Abra? Magbabakasyon? Maglalaro ng basketball. Ha? Basketball? Oo, may palaro ngayon dun. Malaki yung premyo. Tingin ko aabot ng 75,000 yun. Ganong kalaki? Grabe, kaya pala inuwian mo talaga. Oo, tsaka magbabakasyon na rin. Tagal na rin akong di nakaka-uwi sa amin eh. Parehas pala tayo. Matagal na rin akong di nakauwi sa amin eh. Mabuti nga, pinayagan ako magpasko doon. Pero babalik din ako agad sa Maynila. Doon ako magse-celebrate ng bagong taon. Bakit di mo pa diretsuhin? Ayaw eh. Pinapili kami kung Pasko o New Year. Yung Pasko na lang pinili ko para makasama kong magulang ko. Buo pa pamilya mo? Oo. Buo pa naman kami sa awa ng Diyos. Ikaw ba? Hindi na? Hiwalay na mga magulang ko. Si Mama yung nasa Abra, tapos si Papa naman yung kasama ko sa Manila. Ang hirap niyan. Magkahiwalay yung mga magulang mo. Pero mabuti naman nakakasama mo pa rin sila kahit papano. Sila lang naman yung magkagalit eh. Hindi ako kasama sa away nila. Tsaka kapag nagsabi ako na gusto kong makita kahit sino sa kanila, hindi naman sila tumututol. Mabuti yan na wala kang kinakampihan sa kanila. Sa totoo lang, anak ako na naghahangad na maging maayos ang dalawang magulang ko. Kaso, ayaw na talaga nila eh. Kaya sinanay ko na lang yung sarili ko na magkahiwalay sila. Ako na lang yung nag-adjust para sa kanila. Ang buti mo namang anak. Ay, sandali. Hindi ko pa pala ito natatanong. Ano palang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Blessy. Masyado mahaba pangalan ko eh. Ikaw, ano pangalan mo? Ako naman si Archie. Matangkad na tao si Archie kaya hindi na nakapagtataka na basketball player pala siya. Makapalang buhok niya, mahaba ang bangs nito na halos tagpa na ang mga mata niyang patulis. Maganda rin ang katawan niya, Papa Dudut, at maayos pumorma. Sa unang tingin ay parang hindi siya mukhang probinsyano. Kung sa bagay, matagal na rin daw siyang nakatira sa Maynila kaya naman nakuha na nito ang estilo ng pananamit ng mga tao sa syudad. Saglit lang kaming nagkasama sa loob ng bus pero napakarami na naming napag-usapan tungkol sa buhay. Natawa nga ako dahil ilang beses kaming inirapan ang babae na nasa kabilang upuan dahil daw sa sobrang ingay naming dalawa. Nakakalungkot lang dahil sakalang kami nagkasama ulit noong nasa Pangasinan na kami. Ang sunod na probinsya na kasi pagkatapos ng Pangasinan ay La Union, kung saan naman ako bababa. Pagkalipas ng mahabang kwentuhan ay kinailangan ko nang magpaalam noong makarating kami sa San Fernando, ang bayan kung saan ako pinanganak at lumaki. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa kung gaano ko kasaya noong buwaba ako ng bus na sinakyan namin. Kung dati nakakabagot ang biyahe pa uwi ng probinsya dahil sobrang haba nito. Noong araw na yon ay nabitin pa nga ako, Papa Dudut. Napakagaan kasi sa pakiramdam na makapagkwento ako sa isang taong hindi ko personal na kakilala. Yun nga lang, nakakalungkot dahil hindi namin alam kung may chance pa ba na magkita kaming dalawa sa hinaharap o yun ang huli naming pagkikita, Papa Dudut. Papa Dudut, ilang araw na nanatili sa isipan ko si Archie. Malaking impact na iniwan niya sa akin dahil first time ko lamang makaramdam ng tinatawag na kilig noong nagkasama kaming dalawa.
Kaso nga lang ay naisip ko noon na baka hindi na maulit ang pangyayaring yon. Dahil imposibleng magkita ulit kami sa dami ba naman ng bilang ng tao sa Pilipinas. Hindi ko naman alam kung saan siya nakatira maliban sa galing siya sa Abra at nagtatrabaho naman siya sa Fairview. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon, Papa Dudut. May mga nabibili na sa merkado pero para lamang ito sa mga mayayaman. Wala rin naman kaming telepono para sana kunin ko ang phone number ni Archie. Hindi ko rin naisip na hingin ang exact address niya para sana makapagpadala ako ng sulat sa kanya at makilala ko pa siya ng lubusan. Noong mga panahong yon ay isa lamang hamak na estranghero si Archie na nakilala ko sa isang bus terminal at nakasabay na umuwi pa norte. Papadudot, unti-unti rin naman pong nawala sa isipan ko si Archie. Dumaan nga ang mahabang panahon. Ang mukha pati ng pangalan nito ay nabura din sa alaala ko. Lalo na noong bumalik ako sa Maynila para muling harapin ang buhay ko doon. Sa mga sumunod na taon, sinubukan kong maghanap ng pag-ibig. Kaso nga lang ang mga lalaking ibinabato sa akin ng tadhana ay puro manluloko. Nakatatlong boyfriend ako noon at lahat sila ay pare-pareho ang ginagawa sa akin. Pinaibig nila ako. Niloko at nung nakahanap ng bago ay saka ako iniwan. Dumating nga po noon sa puntong hindi na ako naniniwala sa true love. Kaya ang ginawa ko na lamang ay tinantanang ko na ang paghahanap ng makakapareha sa buhay at nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho. O, kumusta naman ang araw natin ngayon? Ay, wala pa rin nagbago. Nakakainit pa rin ang ulo. Alam mo kung bakit ka laging bad mood? Kasi kulang ka sa lalaki. Ano naman kinalaman ng lalaki sa pagiging masaya o malungkot ng buhay ko? Wala ka kasing love life eh, kaya sobrang hirap mong pasayahin. Hindi ko kailangan ng lalaki para sumaya. Kaya kong pasayahin ang sarili ko. Mukhang hindi naman. Ikaw na nga nagsabi na masama timpla mo ngayon eh. Bakit nga ba mainit ang ulo mo ngayon? Eh kasi naman, day off ko ngayon pero may pinapagawa na naman sa akin yung boss ko. Nakakainis! Kaya nga kailangan mo ng lalaki sa buhay mo para magkaroon ka ng inspirasyon. Lalaki nga dahilan eh, ba't ako naiinis ngayon? Yung boss ko na yon, laging panira talaga ng araw. Tsaka isa pa, hindi lalaki makakapagbigay sa akin ng inspirasyon kundi pera. Tsaka na yung love life na yan. Sa bagay, hindi naman dapat kasi minamadali ang pag-ibig. Darating din yan kapag oras mo na magmahal. Ikaw talaga, Jessa. Ang dami mong alam pagdating sa mga ganyang bagay. Totoo naman ang sinasabi ko, ah. Kapag oras mo nang umibig, oras mo na. Alam mo ba yung tinatawag na invisible string? Ano naman yon? Parang Asian folklore kasi yon na ang sinasabi, konektado ka sa taong nakatadhana para sa'yo sa pamamagitan ng invisible string. Kahit daw paghiwalayin kayo ng mga pangyayari, kahit nasa magkaibang panig man kayo ng mundo, magtatagpo pa rin kayo. Kasi kayong destined lovers. Saan mo naman napulot yung kakornihan na yan? Nabasa ko yan sa pocketbook. Nakakakilig kaya. Imaginin mo ha. Somewhere out there, merong taong konektado sa'yo at nag-aantay na lang na pagtagpuin kayo ng tadhana. Yan. Yan yung napapala mo sa kakabasa ng mga pocketbook. Pero totoo nga yun. Ang ibang tawag sa ganun, maliban sa invisible string, red string of fate o kaya soulmate. Parang pare-pareho lang din sila ng konsepto. Kaya soulmate pa yan o kung ano-ano pang string na yan, hindi ko kailangan yan ngayon. Ang kailangan ko, pahinga. Para ganahan ulit ako sa trabaho para madagdagan ulit ang laman ng bulsa ko. Ang basag trip mo naman? Palibhasa, ilang beses ka nang broken, kaya ka nagkakaganyan eh. Alam mo, Blessy, kahit na maraming beses ka nang sawi sa pag-ibig, huwag mong hayaang mawala yung paniniwala mo sa love. Kasi nga, love is patient. Love is kind. Sabi nga sa Biblia. Hindi naman ako ganito dahil sa mga karanasan ko. Ganito ako kasi natuto na akong huwag masyadong mag-ilusyon sa mga bagay-bagay. Yung mga ganyan na sinasabi mong soulmate, yan yung dahilan kung bakit marami nasasaktan eh. Masyado silang nagpapapaniwala sa mga ganyang klaseng bagay. O sige, wag na. Huwag ka na maniwala kung ayaw mo.
Bahala kang malungkot dyan mag-isa at tumanda kang dalaga. Wala namang problema kahit tumanda akong dalaga eh. Basta ba pagtanda ko, marami na rin akong pera. Mukhang pera? Basta ako, feeling ko nandyan lang sa tabi-tabi yung taong nakatali para sa akin. Baka nagkasabay na kami sa pila o kaya nagkatabi na habang bumibili sa grocery nang hindi namin namamalayan. Bahala ka dyan. Mag-ilusyon ka hanggang kailan mo gusto. Basta ako, susulitin ko muna ang day off ko. Oh, saan ka pupunta? Uwi na ako. Matutulog ako. Kailangan ko ng tulog ngayon. Papa Dudot, isa sa mga pangunahing leksyon na natutunan ko mula sa mga naging boyfriend ko ay huwag masyadong magtiwala. Madali lang kasi ang mambola at madali lang ding mauto ng isang tao lalo na kapag binulag ka na ng pag-ibig. Kasabay ng pagtanda ng edad ko ay nag-mature din ang pananaw ko sa buhay. Hindi na ako basta-basta pumapatol sa kung sino. Hindi na ako basta-basta nadadala sa mga matatamis na salita. Tuwing may lalaking nagpaparamdam sa akin ay kinikilatis ko muna ito ng maigi para hindi na ako masaktan pa ulit. Tinuruan ko po ang puso ko na maging bato. Natuto akong huwag magpakita ng emosyon. Kapag kasi nakita ng mga kalalakihan na natutuwa ka sa kanila o ine-enjoy mo na kasama sila ay gagamitin nila ito para makuha ang loob mo. Kaya sa mga sumunod pang mga taon, pusong bato na ako pagdating sa mga kalalakihan. Yun nga lang kung kailan akala ko ay matigas na ang puso ko. Kapag pag-ibig na ang pinag-uusapan ay muli itong lumambot. Nung isang tao ang muling nagpakita sa buhay ko, Papa Dudot. Tandang tanda ko pa. Isang kasalang pinuntahan namin ang kaibigan kong si Jessa. Kasama niya sa trabaho ang bride kaya nagpasama siya sa akin. Dahil wala naman akong ibang plano noong araw na yon, ay sumama ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na sa lugar na yon ay muli kong masisilayan si Archie. Matapos ang 4 na taon ay nagkita kami ulit, Papa Dudut. Ang tagal naman nila magpakain, gutom na ako. Kasal ba talaga pinunta mo rito o yung pagkain? Siyempre yung pagkain. Ang mahal ng regalo ko sa bagong kasal. Kailangan kong bumawi sa pagkain. Nako, kahit kailan talaga. Tara na sa loob, baka maago pa yung upuan natin. Mauna ka na, dito na muna ako. Ano namang gagawin mo dito sa labas? Magpapahangin lang. Ang init kaya sa loob. Tsaka masyadong maraming tao, masikip. O sige, bahala ka. Tawagin mo na lang ako ah, pagkakain na. Sige, maiwan na kita dyan ha. Miss, excuse me. Pwede ba kitang maabala? Ano po yon? May ballpen ka ba dyan? Susulatan ko lang sana ng pangalan tong regalo ko sa bagong kasal. Sandali, meron yata ako rito. Ito. Salamat. Sulatan ko lang sandali. Ayan. Ito. Balik ko na yung ballpen mo. Thank you ulit ha. You're welcome. Mukhang marami silang bisita. Madami nga. Kaya nga nandito ako sa labas ngayon kasi masyadong masikip sa loob. Hindi siguro nila na-anticipate yung bilang ng mga dadalo. Ako nga, last minute lang din in-invite eh. Tinawagan lang ako kagabi. Ako naman, sinama lang ako ng kaibigan ko. Di ko talaga kilala yung mga kinasal. Talaga ba? Parehas pala tayo. Ang ibig ko sabihin, kakilala ko yung groom pero di naman kami gaanong close. Nagulat nga ako, bigla niya akong inaya eh. Alam mo, kanina ko pa inaalala yung mukha mo eh, pero nagkita na ba tayo dati? Parang familiar ka kasi. Ako? Parang hindi naman. Ngayon lang kita nakita. Ano bang pangalan mo? Blessy. Hindi pa nga tayo nagkikita. Wala akong kilalang Blessy. Para kasing nakita na kita dati pero ewan ko, baka may kahawig ka lang siguro. Baka nga kahawig ko lang. Ano pa lang pangalan mo? Archie. Hindi nga tayo magkakilala. Wala rin akong kilalang Archie eh. Marami lang siguro akong kamuka. Komo na tong mukha ko eh. Pero alam mo ba yung deja vu? Deja vu? Ano yun? Yung
parang nangyari na tong eksena na to dati. Parang na-experience ko na to eh, na magkausap tayo. Itong pag-uusap natin mismo ngayon? Oo, parang nangyari na to dati. Hindi ko lang maalala kung kailan nangyari. Baka naman mag-asawa tayo nung past life natin, kaya ka nakakaramdam ng ganyan. Anong asawang pinagsasabi mo dyan? Mas malala ka pala kaysa sa akin eh. Biro lang. Gusto mo mapasok na tayo sa loob? Kaso mukhang wala na tayong mauupuan eh. Makitable ka na lang sa amin. May nireserve ng table yung kaibigan ko. Doon tayo sa tabi ng catering. Okay lang ba na sumama ako sa inyo? Oo naman, walang problema yon. Halika na! Akala ko talaga noon ay unang pagkikita lang namin yon ni Archie. Pamilyar siya pero hindi ko mawari kung saan ko siya nakita. Hindi ko siya namukhaan pero nakilala siya ng puso ko, Papa Dudut. Hindi ko malilimutan ang araw na yon dahil yun ang first time na nalasing ako. Yun din ang first time na nakipaghalikan ako sa lalaking hindi ko kakilala. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon dahil nung time na yon, dapat ay galit ako sa mga lalaki dahil ilang beses na akong niloko. Sadya lang talagang may kakaibang dalang karisma si Archie. Sa ilang oras na kwentuhan namin ay parabang sumailalim ako sa mahika at sa isang iglap ay lumambot ang puso ko na parang pinakulo ang karne. Pagkatapos ng reception ay kinuha ko ang phone number niya kahit na wala naman akong cellphone ang mga panahon na yon. Ang ginawa ko ay nilabas ko ang inipon kong pera at bumili ako ng cellphone na nung araw ay nasa 10,000 pa ang halaga. Nakakatuwang balikan dahil ang gamit lang naming cellphone noon ay parang maliit na walkie-talkie na may antena sa itaas. Mahabang panahon din kaming nagkausap ni Archie sa text. Mahal pa noon ang tawag dahil hindi pa naimbento ang mga promo calls. Sa pagkakatanda ko ay 1 piso ang bayad sa bawat text. At mas mahal kung magte-text ka sa ibang network. Papadudod sa mga sumunod na buwan ay si Archie ang nagbigay kulay sa boring at nakakapagod kong buhay sa Maynila. Siya ang pumawi sa kalungkutan ko tuwing mag-isa lamang ako at malayo sa pamilya. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang tumigil si Archie sa pag-reply sa mga text message ko. Papadudot, halos mabaliw ako noon sa kakaisip kung ano ang nangyari. Tuwing may sobra akong load ay lagi ko noong sinusubukang tawagan si Archie pero palagi naman siyang cannot be reached. Naisip ko noon na baka nagsawa na siya sa akin o baka may nahanap na siyang iba kaya tinigilan na niya ako. Pinagdudahan ko nga ang sarili ko na baka boring akong kausap o baka may nasabi ako sa kanya na kina-turn off niya. Pero pwede rin namang nagpalit siya ng phone number kaya hindi ko na siya makontakt. Dahil wala naman akong magagawa sa sitwasyon namin, ay hinayaan ko na lamang siya, Papa Dudut. Mahirap din namang ipilit ang sarili sa isang taong hindi interesado sa akin. Isa pa ay nangako ako sa sarili ko na hindi na ako papasok pa sa relasyong hindi sigurado. Nakakainis nga dahil sobrang bilis kong nahulog sa lalaking yon, tapos ang ending ay iiwan lang din naman pala niya ako. Paminsan-minsan ay may mga pagkakataon noon na pumapasok pa rin sa isipan ko si Archie. Nagtatanong kung kumusta na kaya siya. Kung may girlfriend na ba siya o may sarili na siyang pamilya. Napapaisip din ako dati kung may araw din ba na pumapasok ako sa isipan niya, Papa Dudut. Si Archie ang rason kung bakit nawala na ako ng amor na makipagkilala pa sa ibang lalaki. Sobrang taas kasi ng standard na ibinibigay niya sa akin. Hindi ko maiwasang ikumpara sa kanya lahat ng lalaking nakilala ko. Kaya ako na mismo ang sumuko sa pag-ibig hanggat hindi pa ako nakakapag-move on mula sa kanya. Sa kabilang banda kung sumuko na ako, si Jessa naman ay hindi. One for all for one daw kami at ayaw niyang mapag-iwanan ako. Kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan para ihanap ako ng boyfriend. Lalo na't nung time na yon ay meron na siyang kinakasama.
ilalim naman ang iniisip mo. Ha? Malulusaw na yung baso sa harapan mo, oh, sa kakatunganga mo dyan. Anong meron? Bakit ang lalim yata ng problema mo sa buhay? Wala. Kinukwenta ko lang yung mga bayarin ko sa katapusan. Petsa de peligro na naman kasi. Ay, ang tagal ng sahod. Yan kasi, napakagastador mo. Hindi ka marunong magtipid. Kaya nga ako nagtatrabaho para mapakain ko sarili ko eh. Ba't ko naman titipirin ang sarili ko? Okay lang gumastos kung may gagastusin. Pero kung wala, magtipid ka. Alam mo, ikaw lang siguro yung Ilocano na hindi kuripot. Di ba sabi nila basta Ilocano daw, mahigpit pagdating sa pera? Nako, hindi totoo yan. Paninirang puri lang yan sa aming mga Ilocano kasi magaganda lahi namin. Sus! Magandang lahi daw pero wala namang boyfriend. Wala akong boyfriend kasi pinili kong hindi magkaroon nun. Ang sabihin mo, sobrang taas ng standards mo. Ano bang hanap mo? Mala Bobby Andrews? Feeling mo ikaw si Peachy sa TGIS, ganon? Alam mo, Jessa, kung maghahanap man ako ng nobyo, hindi gwapong hahanapin ko. Ang gusto ko, matinong tao. Yung nirereto ko sa'yo, matino naman ah. Kaso, hindi ko nga siya type. Kasi, magbigay ka nga ng rason kung bakit, para alam ko kung sino yung sunod kong irereto sa'yo. Kasi, hindi kami magkapareho ng wavelength. Ay, akala mo naman sobrang talino mong babae. Tingin mo sa sarili mo, genius? Yun na nga eh, masyadong matalino yung pinakilala mo sa akin. Tuwing nag-uusap kami, puro tungo lang ako kasi di ko maintindihan yung mga pinagsasasabi niya. Ikaw ba naman yung lecturan tungkol sa universe? Sinong hindi maboboryo nun? Pero pogi naman siya eh, kaya okay na yun. Hindi nga pogi ang hanap ko. Gusto ko lang yung magaan sa pakiramdam kasama. Yung hindi na kailangan magpa-impress kasi dapat nakaka-impress na siya kahit sa pananalita pa lang. Ewan ko sa'yo, ang taas talaga ng standard mo. Oy, hindi mataas ang standard ko. Hindi lang talaga kasi ako naniniwala sa pag-ibig na yan. Sirang-sira na ang image ng true love sa akin dahil yung true love na yan parang multo. Hindi totoo. Pektusan kita dyan eh. Totoo ang multo at mas totoo ang true love. Huwag ka nang magpakaman-hater dyan. Akala mo naman bagay sa'yo. Oy, totoo naman sinasabi ko ah. Para sa akin, nagsasayang lang ako ng oras sa pakikipag-date sa mga lalaking sa una lang magaling. Tapos na ako sa mga ganyang bagay. Wala ka lang mahanap eh, kaya ka ganyan. Sigurado ko kapag nakita mo na yung tamang tao para sa'yo, magkakandara pa ka rin sa taong yun. Hinding-hindi mangyayari yan. Sabi mo yan ha, panindigan mo yan. Kapag ikaw talaga nagkaroon ng boyfriend, sasabunutan kitang ipokrita ka. Sige, kahit itaga mo pa yan sa bato. Itataga ko talaga. Alis na nga tayo, naghihintay na yung sundo ko sa labas. Sino? Yung boyfriend mo? Oo, sinusundo na ako ng boyfriend ko. Mamatay ka dyan sa inggit. Sira ulo ka talaga. Sandali, antayin mo ko! Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay kunwari lang ako noon na hindi na ako naniniwala sa true love para lamang tigilan na ako ni Jessa. Ang totoo kasi may iba nang nilalaman ang puso ko ng mga oras na yon at si Archie yon. Hindi ko alam kung bakit hindi na nawala sa isipan at puso ko ang lalaking yon simula noong nagkakilala kami. Pero ganun talaga siguro ang pag-ibig at mahirap itong hanapan ng eksplanasyon. Kahit mukhang imposible ay umaasa ako noon na pagtatagpuin ulit kami ng tadhana ni Archie. Alam kong mahirap nang mangyari yon, lalo na't hindi katulad sa panahon ngayon ay hindi pa gaanong ka-high-tech ang mga gamit noong panahon namin. Pero Papa Dudut, naging sulit naman ang paghihintay ko kay Archie dahil bigla akong pinaniga ng tadhana. Bigla kasi kaming nagkita sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Sa isang bus terminal, Papa Dudut. Long weekend noon dahil undas. Naisip ko na matagal na akong hindi nakakapagbakasyon sa La Union. Kaya nag-decide akong umuwi na lamang muna at gamitin ang holiday na yon para makasama ang pamilya ko. Laking gulat ko na lamang noong pagkarating ko sa terminal. Isa si Archie sa mga nakaupo sa waiting area. Bit-bit ang mga gamit nito habang naghihintay para sa bus na sasakyan niya.
Archie! Uy, ikaw pala. Tagal na nung huli tayong nagkita. Oo nga eh. Isang taon mahigit, tama ba? Parang ganun na katagal, no? Di ko na nga rin maalala eh. Kumusta ka na? Okay lang ako. Kung ano ako nun, ganun pa rin ako hanggang ngayon. Single pa rin dahil sa trabaho. Mukhang wala kang nagbago. Ikaw din naman. Parang wala kang pinagbago. Kumusta ka na pala? Di ka na nagte-text ah. Maayos naman ako. Pasensya ka na pala kung di na ako nakapag-text sa'yo. Na-snatch kasi yung cellphone ko eh. Hindi ko naman kabisado number mo kaya ayun. Naputol tuloy yung pag-uusap natin. Ah, kaya pala. Bakit? Namiss mo ba ako? Oy, hindi ah. Nagtataka lang ako ba't bigla kang tumigil sa pag-reply. Akala ko nga may nasabi akong masama o di kaya naburingan ka na sa akin kaya di mo na ako tinetext. Yung pala, nawalan ka na ng cellphone. Oo, kainis nga eh. Pero may bago na akong phone. Gusto mong kunin number ko? Oh, sige. Teka, heto yung phone ko. Akin na. Oh, ayan. Nasave ko na sa phonebook mo. Pakilala ka na lang kapag nag-text ka. Sige, salamat. Nakakatuwa naman. Dito pa tayo sa bus terminal nagkita. San pala punta mo? Magbabakasyon ako, ikaw. Bakasyon ka rin? Oo, bibisitahin ko si nanay. So, uuwi ka sa Abra? Hindi, sa La Union ang punta ko ngayon. La Union? Doon ako uuwi. Anong gagawin mo sa probinsya namin? Susundan ko yung girlfriend ko. Doon sila nagpunta ng mga kaibigan niya. Girlfriend? May girlfriend ka na pala. Oo, meron na. Magdadalawang taon na rin kami. Oh, nung nagkita tayo, may girlfriend ka na nun? Wala pa, single pa ako nun. Siguro ilang buwan pagkatapos nung kasal, tsaka ko siya nakilala. Ganun ba? Oh, bakit naman ganyan expression mo? Wala lang, parang lahat na yata ng kakilala ko may karelasyon na. Ako na lang yung wala. Hayaan mo, darating din yan. Tsaga ka lang, hindi naman to paunahan eh. Di na ako nag-i-expect. Kung wala kang expectations, wala rin disappointments. Mas maganda yun. Ah, ganun ba yun? Oo. Kasi ako, nag-expect ako eh. Tapos ayun, di nagkatotoo. Kaya, dismayado tuloy ako. Bakit? Ano ba kasing ini-expect mo? Wala. Akin na lang yun. Okay. Ay, teka. May itatanong pala ako. Saan ka sa La Union? Sa San Fernando. Bakit? Malayo ba yun sa San Juan? Malapit lang. Isang sakay lang yun ng jeep. Bakit? Doon ka pupunta? Oo, doon nagpunta yung girlfriend ko kasama mga kaibigan niya eh. Nako, maganda talaga dagat sa La Union. Pero hindi lang yung beach ang maganda sa lugar namin ah. Maganda rin mga nakatira doon. Mukha naman. Ayan oh, kaharap ko na yung example. Huy, ano ka ba? Huwag mo ako binubola dyan. Totoo naman eh. Bahala ka dyan. Gusto mo ba sabay na tayong bumiyahe? Total, pareho naman tayo ng destinasyon. O sige, nakakuha ka na ba ng ticket mo? Hindi pa, pipila pa lang ako. Anong oras ba yung kinuha mong biyahe? Alas 9. O sige, bibili lang ako ng ticket. Diyan ka lang ha, huwag kang aalis dyan. Sige, antayin kita rito. Buong biyahe ay wala kaming ibang ginawa ni Archie kundi ang magkwentuhan tungkol sa buhay. Habang nasa loob ng bus ay doon ko lang napagtanto na nangyari na sa amin ang eksenang yon. Akala ko ay deja vu lang ulit ang nararamdaman ko pero noon ko lang na-realize ang lahat. Hindi yun ang unang beses na nagkasama kami sa isang biyahe dahil nangyari na ito noon. Hindi rin kami sa kasal unang nagkita ni Archie Papa Dudut, kundi sa bus terminal mismo. Nagkasama na kami dati sa biyahe noong hindi pa kami close sa isa't isa. Biglang nanumbalik ang lahat sa alaala ko kung paano niya ako kinausap sa pila noon. Dahil problemado siya sa sasakyan niya pa uwi. Si Archie ang lalaking tinulungan ko sa bus at nakasabay na umuwi nung nasiraan sila sa daan. Nung araw na yun ko nasagot kung bakit sobrang gaan ng loob ko tuwing kasama ko siya. Maraming beses na pala kaming nagkita ng hindi sinasadya na parabang pilit kaming pinagtatagpo ng tadhana. Bumalik din sa isipan ko ang mga nabanggit sa akin ni Jessa noon tungkol sa invisible stream na kapag daw konektado ka na sa isang tao, saan man kayo dalhin ang panahon, magkalayo man kayong dalawa
at magtungo sa magkaibang direksyon ay magtatagpo at magtatagpo pa rin ang landas ninyong dalawa. Yun na nga po ang nangyari sa amin ni Archie, Papa Dudut. At eto ang dahilan kung bakit mas lumaki ang paniniwala ko na si Archie na ang siguro ay lalaking nakatadhana para sa akin. Para akong batang kinikilig dahil nakita ko ang crush ko. Ganon ang itsura ko noon, Papa Dudut. Masaya ako dahil nasilayang ko ulit ang lalaking matagal ko nang hinahanap at hinihintay. Pero agad din namang nawala ang kilig na nararamdaman ko pagkababa namin pareho sa La Union dahil doon lang ako nasampal ng realidad. May girlfriend na si Archie at ito ang dahilan kung bakit siya nasa La Union ng mga oras na yon. Ito ang nawala sa isip ko noong magkasama kami sa loob ng bus. Masyado ko nadala sa ilusyong meant to be kaming dalawa kahit na ang totoo ay meron na palang babaeng nakalaan para sa kanya. Sa bus terminal na kami nagkahiwalay, Papa Dudut. Hindi ko na nga natanong kung saang parte ng San Juan sila mananatili dahil nahiya na rin naman akong makialam sa love life niya. Malaki ang chance na malapit lang sila sa dagat dahil yun naman talaga ang dinadayo ng mga turista sa San Juan. Pag-uwi ko ay agad kong kinumusta sa text si Archie kung nakarating na ba siya sa destinasyon niya. Nag-reply naman siya kaagad na kasama na raw niya ang nobya niya. Pagkatapos noon ay hindi ko na siya tinext pa. Ikinalang ko na lamang ang oras niya kasama ang mahal niya at ako naman ay nagpatuloy sa bakasyon ko. Masaya na ako, Papa Dudut, na nagkita ulit kami ni Archie. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang ulit akong nakatanggap ng text mula kay Archie. Nagtanong siya kung malapit lang ako sa San Juan at kung pwede ko raw ba siyang samahan. Dali-dali kong itinigil ang ginagawa ko noon at agad ako nagpunta sa San Juan sa pag-aakalang merong emergency. Pagkarating ko ay saka ko lang nalaman ang pinagdadaanan ni Archie, Papa Dudut. Archie! Blessy, salamat sa pagpunta. Uy, ano nangyari? Okay ka lang ba? Okay lang naman ako. Akala ko naman kung may nangyari na sa'yo. Nag-alala ako kaya pinuntahan agad kita. Kailangan ko lang talaga ng kasama ngayon. Bakit? Nasaan na yung mga kasama mo? Yung girlfriend mo? Nagpunta sila sa Ilocos. Nang hindi ka kasama? Hindi ka nila sinama? O di ka sumama? Hindi ako sumama. Tsaka hindi na rin muna nila siguro ako gusto makasama sa ngayon. Bakit naman? Nag-away ba kayo? Oo eh. Malala yung naging away namin kagabi. Pagising ko nga kanina, wala na sila. Nag-iwan na lang sila ng sulat para sa akin. Mauna na raw ako umuwi sa Maynila kasi mag-iilokos daw sila. Grabe naman yan. Hindi man lang sila nagpaalam sa'yo ng maayos. Di niya na kailangan magpaalam sa akin. Break na kasi kami. Hala, bakit? Ba't kayo nag-iwalay? Ay, mahabang kwento. Basta sabihin na lang natin na wala na kami dahil sa away namin kagabi. Mas maganda yung magkwento ka para mailabas mo yung sama ng loob mo. Hindi maganda yung kinikimkim mo yan. Kung gusto mong sumigaw o umiyak, gawin mo. Huwag ka lang magwala ah. Umiinom ka ba? Pwede kitang samahan. May nakilala kasi kaming ibang grupo ng magkakaibigan kagabi. Galing din sila ng Maynila. Nagkayayaang uminom. Tapos, nung lasing na lahat, nakita ko na lang yung girlfriend ko na kahalikan yung isang lalaki sa kabilang grupo. Kahit lasing na ako, naintindihan ko pa rin yung nangyaring halikan nila. Siyempre, nagalit ako. Nagkaroon ba ng gulo? Oo. Hindi ko na napigilan yung sarili ko eh. May nasaktan ka ba? Yung lalaking kahalikan niya, nasuntok ko sa muka. Eh yung girlfriend mo, ano nangyari sa kanya? Nag-away kami, nagkasagutan. Masyado raw akong OA. OA ba yung ganun? Ako yung boyfriend. Kasama ako sa inuman tapos maikipaghalikan siya sa iba? May karapatan naman akong magselos, di ba? Oo naman. May karapatan ka rin magalit kasi walang matinong girlfriend na makikipaghalikan sa ibang lalaki lalo na't kasama niya yung boyfriend niya. Magre-reklamo daw yata dapat yung lalaki ng physical injury. Nagreklamo sila sa pulis? Dapat, pero nakiusap yung girlfriend ko na pabayaan na lang daw ako. Ayun, pinatawad naman ako. Pagkatapos nun, eto na nga. Namasyal sila sa Ilocos, di na nila ako sinama. Ha?
ibig mong sabihin magkasama sila ngayon? Yung lalaking kahalikan niya kagabi, magkasama sila? Ganun na nga. Grabe naman! Anong klaseng girlfriend yan? Iniisip ko lang, kasalanan ko ba yung nangyari? Bakit parang ako yung masama? Oo, nasuntok ko yung tao pero sa aming dalawa nung lalaking yun, ako yung mas nasaktan. Inagaw niya yung girlfriend ko eh. Wala kang kasalanan. Natural lang yung naging reaction mo. Huwag mong hayaang paikutin kanila. Ang mali, kahit paluktutin mo pa ng ilang beses, mali pa rin yun. Ay, sana hindi na lang ako nagpunta rito. Ano nang plano mo ngayon yan? Baka umuwi na lang ako mamayang gabi. May dalawang araw pa sana ako rito, kaso wala naman na akong kasama, kaya uuwi na lang ako. Ako? Nandito naman ako ah. Pwede kitang samahan kung gusto mo. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Hindi ba ako makakaabala? Wala naman akong ginagawa sa bahay eh. Pwede kitang itour dito sa La Union. Marami kang pwedeng pasyalan dito. Samahan kita. Salamat. Sinikap kong tulungan si Archie sa problema niya, Papa Dudut. Dinala ko siya sa mga lugar na pasyalan sa La Union para mawala ang lumbay niya sa nangyaring breakup nila ng GF niya. Sobrang proud ako sa sarili ko, Papa Dudut, dahil nakatulong ako sa pinagdadaanan niya ng panahon na yon. Pero matapos ang buong araw na puro saya. Lungkot naman ang naramdaman ko noong makita kong nasa ex pa rin ang buong atensyon ni Archie. Siyempre mahal niya yung tao, kaya kahit saang lugar ko pa siya dalhin ay hindi mapapawi ng mga ito ang sawian niyang puso. Para nga akong sira na umaasa noon na may mamagitan sa aming dalawa gayong alam kong may ibang babae siyang minamahal. Alam ko na medyo desperada na ang itsura ko noon pero bata pa lamang ako ng mga panahon na yon. May dala pa rin akong karupukan, kaya kung ano-ano ang ina-assume ko dati. Tanggap ko naman na hindi para sa akin si Archie. Hindi ko lang naiwasang umasa dahil nga sa pilit na paniniwala ko sa tadhana at sa sinasabi ni Jessa na invisible string na may tao talagang nakatadhana para sa akin. Kahit nasasaktan ako ay ginawa ko ang lahat para maging mabuting kaibigan kay Archie. Sa katunayan, noong huling araw namin sa La Union, ay in-invite ko pa siya sa bahay namin. Nakakatawa nga dahil inakala ng pamilya ko noon na boyfriend ko si Archie. Pagkatapos noon ay sabay kaming bumalik sa Maynila at pinagpatuloy ang kanya-kanya naming buhay. Nagpatuloy pa rin naman po ang komunikasyon namin noon. Alam kong may pinagdadaanan siya kaya hindi ko siya iniwan kahit na alam kong hindi naman siya mapapa sa akin, Papa Dudut. Bang narinig ko sa mga chismoso at chismosa? Hmm? Ano yun? Na umiibig na raw yung best friend ko dyan na hindi raw naniniwala sa pag-ibig. Tama nga yung nasagap mong chismis. Totoo? In love ka na nga! Hindi naman ako in love na in love. Sabihin na lang natin na tumitibok na yung puso ko para sa ibang tao. Luka-luka, parehas lang din yun, no? So, sino yung lalaki? Kakilala ko ba? Hindi ko alam kung naaalala mo pa siya. Nakasama natin siya noon sa kasal ng katrabaho mo. Naalala mo pa ba? Sino? Anong pangalan? Archie yung pangalan niya. Sa Fairview siya nakatira. Ay, hindi ko maalala. Matagal na kasi yun eh. Sa wakas, lumalabas na rin yung dating landi mo. Paano pala kayo nagkakilala? Sa kasal mismo? Yun ba yung unang pagkikita nyo? Paano kayo na-develop sa isa't isa? Uy, isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Una kami nagkakilala sa bus terminal, hindi sa kasal. Nagkasabay kami sa bus pa uwi sa probinsya. Yun yung unang pagkikita namin, siguro 5 years ago, parang ganun. 5 years ago? Kilala mo na siya ng 5 taon pero hindi mo man lang nababanggit sa akin? Nagkakilala lang naman kasi kami noon, tapos hindi na kami nagkita ulit. Nagkatagpo lang ulit kami dun sa kasal pero hindi na namin maalala yung isa't isa eh. Yun yung pangalawang pagkikita namin. Tapos nitong huli lang, nung umuwi ako ng La Union, magkasama kaming dalawa. Huwag mong sabihin na ipinakilala mo na agad siya sa pamilya mo. Ibang klase ka ha, bilis ha! Pinakilala ko siya sa pamilya ko bilang kaibigan. Ano ka ba? Hindi pa naman kami. Hindi niya nga alam na may gusto ko sa kanya.
Ay, akala ko pa naman nagde-date na kayo. Hindi pa, pero malay naman natin. Ang tanong, gusto ka naman ba niya? Yun ang aalamin ko pa. Paano? Magtatapat na ako sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na matagal na ako may gusto sa kanya. Aba, ang tapang ah. Babae na pala ngayon ang nanliligaw. Gwapo ba? Kaya ikaw na yung first move? Oo, gwapo siya. Ay sus, landing babae. Parang kailan lang nung sinabi mong hindi ka na naniniwala sa true love, may nalalaman ka pang itaga mo sa bato. Tapos ngayon, ikaw na yung umaamin mismo sa lalaki. Yung totoo, may nangyari na sa inyo, no? Kaya ka nagkakaganyan? Hoy, wala ah! Hindi ako ganong klaseng babae. Eh, kailan mo naman planong sabihin sa kanya yung nararamdaman mo? Lalabas kami sa Sabado. Sabi ko sa kanya, kitain niya ako sa QC Circle. Doon ko sasabihin sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Good luck! Sana nga kayo magkatuluyan. Para naman magkaroon na ng kulay ang buhay mo. Sana nga. Pero tip ko lang ha, since hindi pa naman natin alam kung ano yung nararamdaman niya sa'yo, huwag ka muna masyadong mag-expect. Gawin mong 50-50 yung expectations mo. 50% na hindi ka niya gusto, 50% na gusto ka niya. Sa tingin ko, pareho naman kami ng nararamdaman eh. Pagkatapos nung La Union trip naming dalawa, mas nakilala namin ang isa't isa. Tsaka, gabi-gabi kaya kami magkatawagan. Mas maganda pa rin yung huwag masyadong mag-expect. Oo na, sige na. Hindi na ako masyadong mag-expect. Mabuti yan para kung sakaling bad news yung marinig mo, hindi masyadong masakit. Huwag mo naman pangunahan. Baka mamaya magkatotoo yung sinasabi mo eh. Kung gusto ka niya kahit ano pa mang sabihin ko. Basta good luck. Sana talaga magkaroon ka na rin ng karelasyon. Papadudod, sana sinunod ko na lamang noon ang mga sinabi sa akin ni Jessa. Nung araw kasi na dapat ay magkikita kami ni Archie ay hindi niya ako sinipot. Naghintay ako ng buong araw para sa kanya hanggang sa lumubog na ang araw ay sakalang niya ako tinext para sabihin hindi siya makakarating. Kasama raw niya ng mga oras na yon ng ex-girlfriend niya para pag-usapan ng relasyon nilang dalawa. Dahil ko pa ang hiniwalayan ang time na yon, Papadudod. Hindi kami pero sobrang nasaktan ako sa mga nangyari. Habang pinapalakas ko pala ang loob niya, habang dinadamayan ko siya sa kalungkutan niya ay umaasa pa rin pala siyang magkakabalikan sila ng ex niya. Noong tinawagan ko siya para kumustahin kung ano ang nangyari sa pag-uusap nila at ng ex niya, ay tuwang-tuwa niyang ibinalita na nagkabalikan na sila. Nagpasalamat siya sa akin sa suporta na ibinigay ko sa kanya sa mga araw na kailangan niya ng makakaramay. Umarte na lamang akong masaya para sa kanila, Papadudut, kahit na sa loob-loob ko ay nasasaktan ako. Pagkatapos makipagbalikan ni Archie sa ex niya ay nagsimulang dumalang ang pag-uusap namin sa cellphone. Naging busy na rin siguro siya noon sa love life niya, Papadudut. Naging broken-hearted ako kahit na hindi naging kami. Sobrang sakit palang makaranas ng ganong klase ng pag-ibig. Pero wala tayong magagawa kung hindi talaga kami ang tinadhana para sa isa't isa. Pinilit kong mag-move on at kinalimutan ko si Archie pero tuwing nagbabiyahe ako, pauwi sa amin ay lagi ko siyang naaalala. Para akong nasa pelikula noon na mag-isang nakaupo at malungkot na nakadungaw sa bintana ng bus habang nakikinig ng mga tugtog sa radyo ninyo na Campus Radio pa ang pangalan noon. Pero kahit na ganoon ay pinagpatuloy ko ang buhay. Wala naman akong ibang pwedeng gawin kundi ang magpatuloy. Sa mga sumunod na taon ay nangako ako sa sarili kong ipapahinga ko na muna ang puso ko at saka ko na lamang ito bubuksan kung kailan handa na ulit itong magmahal. Papadudot, meron pang kasunod ang kwento ko pero sa ngayon hanggang dito na lamang muna ang ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Blessy. Mga kabarangay, kung meron man tayong natutunan sa naging kwento ni Blessy, ito ay huwag nating masyadong iasa sa tadhana ang kinabukasan natin. Ang pag-ibig ay hindi dapat nakabase sa destiny kundi nakabase dapat ito sa desisyon mo at ng taong minamahal mo. Ganun pa man ay lagi kong sinasabi na huwag tayong mawawala ng pag-asa.
Patuloy lamang tayo sa pagharap ng bukas dahil siguradong mahanap at mahanap din natin ang taong mamahalin tayo ng totoo at buo. Sa tingin ninyo mga kabarangay, mahahanap pa kaya ni Blessy ang kanyang forever? Abangan natin yan sa mga susunod pang kwento ng buhay at pag-asa niya dito lamang sa Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio.